Nakatakda makipagpulong sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte kay U.S. Vice President Kamala Harris ngayong araw. Nasa Pilipinas ang U.S. Vice President para sa tatlong araw na pagbisita. May unang balita si Jamie Santos. Nakarating na sa bansa si U.S. Vice President Kamala Harris matapos dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation Economic Leaders Meeting sa Bangkok, Thailand. Lumapag ang sinakyang eroplano ni Harris sa Balabag Ramp dakong 6:52 ng gabi para sa kanyang 3-day visit sa bansa. Kasama ni Harris ang kanyang asawa na si Douglas M. Huff. Sinalubong si Harris ni na U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, U.S. Embassy Philippines Deputy Chief of Mission Heather Variava, Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, Congressman Antonio Calixto at Spokesperson of the Vice President Reynold Bunsayak. Nakatakda namang makipagpulong si Harris kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Sa November 22 ay nakatakda naman itong bumisita sa Palawan, isa sa mga isla ng Pilipinas na pinakamalapit sa West Philippine Sea. Si Harris ay ang highest ranking American official na bibisita sa lugar na malapit sa West Philippine Sea. Bago dumating, mahigpit na seguridad ang pinatupad sa paliparan. Sa Balabag Ramp, makikita ang ilang miyembro ng U.S. Marines kasama ang U.S. Secret Service. Nakabantay din ang mga ground personnel ng Manila International Airport Authority, tulad ng Airport Police at PNP Aviation Security Group. Ito ang unang balita. Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.